Good morning sa inyong lahat dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSP na nakatutok ngayon. Rise and Shine Pilipinas, alamin na po natin kung ano ba ang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, March 10. Tatlong weather systems ang umiiral ngayon sa bansa. Una, narito yung patuloy na kumikilos pa west na low pressure area. As of 3 a.m. this morning, matatagpuan nito sa layong 465 kilometers west of Zamboanga City, Zamboanga del Sur, o 255 kilometers south-southwest of Puerto Princesa City, Palawan. Apektado pa rin ng LPA ang Visayas, Mindanao at Palawan. Makita natin dito sa satellite image yung mga makukulay na pulupulong kaulapang dala ng low pressure area. Pangalawang weather system ay itong shear line o yung tail end of frontal system naman ang magdadala ng pag-ulan dito sa Eastern Visayas ngayong araw ng Huwebes. At ang ikatlong weather system ay ang patuloy na pag-ihip ng amihan na nakaka-apekto naman sa northern at eastern sections ng Luzon. Habang dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay partly cloudy to cloudy skies ang aasahan dahil pa rin sa epekto ng muling pagbugso ng amihan. Ngayong araw ng Huwebes, dito sa Luzon, patuloy na makakaranas ang malaking bahagi ng partly cloudy to cloudy skies na panahon sa maghapon. May mga pag-ulan pa rin aasahan sa Batanes, Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Mimaropa at Isabela, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon Province dahil sa umiiral northeast monsoon o amihan. Samantalang partly cloudy to cloudy skies naman dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. LPA naman ang magpapaulan sa maghapon sa Palawan kaya may babala rin na severe flood advisory dito ang PAGASA. Samantalang dito naman sa Visayas, tulad kahapon, magiging maulap pa rin ang aasahan sa halos buong Kabisayan umaga pa lang. May pag-uulap na may kasamang kalat-kalat na moderate to heavy rains ang inaasahang iiral sa Eastern at Central Visayas. Partikular na nga dito sa Samar at Leyte provinces. Uulanin din sa Bohol, Cebu, Panay at Negros provinces dahil pa rin sa pinagsamang epekto ng low pressure area at shear line o tail end of a frontal system. Samantalang sa Mindanao, may pagsikat ng araw na aasahan sa Eastern Mindanao dahil inaasahang patuloy nakikilos pa west o pakanduran ang LPA na nasa Mindanao kaya umaga pa lang ay may heavy to intense rains na maaring magdulot ng pagbaha at landslide tulad ng naranasan kahapon sa Maguindanao, Tipolog at Pagadian at sa ilang bahagi pa ng Mindanao dala ng localized thunderstorms. Ito rin maaaring maranasan ngayong araw sa northern sections ng Mindanao, Soxagen, DAR, MM at Zamboanga Peninsula. May mga moderate to severe flood advisory ang PAGASA sa mga nasabing lugar kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible landslides and flash floods na maaaring idulot ng mga pag-ulan. Bukas nga ay inaasahan ng mga kalabas ang Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na ito na sa ngayon ay nasa Sulusina. Ngayong araw ng Huwebes, naglabas ng gale warning ang PAGASA sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon, eastern seaboards ng Central Luzon, ganun din sa western seaboards ng Northern Luzon. Inaasahang magiging rough to very rough o maalon hanggang sa napakaalon ang mga baybay na maaring umabot sa 2.8 to 4.5 meters ang taas. Pinapayuan ang mga mangingisda at mga may malilitang sasakyang pangdagat na iwasan munang maglayag sa mga nabanggit na karagatan. Sa mga sandaling ito, nasa 25 degrees Celsius ang damang temperatura dito sa Metro Manila. Nakunan ko ito kanina lang kung saan makikita natin ang itsura ng ating kalangitan na ngayon, ngayong umaga habang sumisikat ang araw. Bahagyang maulap na kalangitan naman ang sumalubong ngayong umaga dito sa atin sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. Kahit na bahagyang maulap ang maghapon, mababa naman ang chance ng umulan dito sa Metro Manila. Hindi pa opisyal na tapos ang amihan. Makikita ninyo sa inyong mga TV screens ang mga lugar na nakapagtala pa rin ng mababang temperatures kahapon ng umaga. Sa Baguio City, Benguet, kahapon 4:50 a.m. ng umaga, naitala ang 13.7 degrees Celsius na temperature. Samantalang naitala naman sa PAGASA Science Garden sa Quezon City, 6 a.m. ng umaga ang 24.7 degrees Celsius na temperature. Once I declare na ng PAGASA ang pagtatapos ng amihan ay nasa transition period na tayo at heat index o damang init naman ang mula sa mga piling lugar ng bansa ang iahatid ko sa inyo. Sumikat kanina ang araw, 6:08 a.m. Samantalang ang sunset naman, mamayang 6:06 p.m. ng gabi. Ako po si Edmund Rosales, naghahatid sa inyong info weather ngayong araw ng Huwebes. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po din sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.